Lalabas kami, may bibilihin kami ano. Punta kami sa supermarket. Bibili ako ng magluluto tayo mamaya ng empanada na manok. Empanada na manok. Tapos wala kaming ingredients kaya bibili ako. Lalabas kami na Camila. Ngayon. Sa sapatos lang ako. Ngayon, nandito na ako sa labas. Tutulak. Tulak is life. Yeah. Ayan, dito tayo dumaan. Hindi pa natin ito na pupuntahan eh. Dito to sa bandang likod ng bahay. Ayan, dito may parada ng autobus. Medyo malapit to kaysa dun sa kabila. Dito ako umaan. Tapos dito sa kabila, sa right side, ano, school. School to lang mga bata. Nandito tayo tatawid. Lagi ako dito bumibili kasi medyo malapit lang siya. Uy. Medyo malapit. Lalakad lang kami. Yan, Friday ngayon kaya siguro ang mga bata maagang lalabas. Malaking school din to, kabila. Yan, tapos dyan sa tapat, may tawiran. May tao. Diba dito? Ibang kalye. Ibang kalye na naman ako pumunta. Ikot ako dito. Medyo malapit ang bilihan dito kaysa dun sa kabila, dun sa Lidl. Kaya dito ako. Magluluto ako ng ano, empanada na manok. First time kong gagawin, hindi ko alam. Magre-research ako kay YouTube kung ano yung mga procedure niya. Ayan. Dito tayo sa gilid. Medyo makulimlim. Ilang araw. Alam nyo ba na ilang araw din na walang makulimlim ang panahon. Yung buhangin ng Sahara sa Africa dumating hanggang dito. Ang kalangitan ay kulay orange, tapos huwag nasa labas kang alikabok, kulay orange din. Medyo ngayon okay na. Umabot ngayon na nakikita namin sa balita, umabot hanggang Denmark. Alain nyo yun, ang layo na ng Denmark. Umabot dun. Ayan guys, nandito na ako sa bahay. Nandito na pala kami sa bahay. Hindi na ako nakapag-video kanina kasi sobrang daming tao sa grocery store. Magkakabanggaan kasi pag ganitong Friday, madaming tao yan. Friday at bukas. Kasi nga Sunday, walang bukasan ng lahat ng mga tindahan dito. Sarado.
Kaya ang dami. Tapos, ito yung, dito may nabibiling ready to, ano na, yung masa na pang empanada. Ayan, ito, nabili ko dalawa. Tapos alam niyo ba, sobrang siguro epekto ng gera, ang daming ano, ang mga presyo dito nagtataas na. Ang cooking oil, alam niyo ang cooking oil nung tinignan ko nung isang araw, yung isang litro ano lang €2.50 lang. Tapos alam niyo ba kanina 3.20 na. Tapos yung malaking so ano ata yung 6 liters ata yun. O siguro 10 liters. Nung nakaraan, €12.50 lang. Ngayon, €18 na. Grabe, ang sobrang taas. Tapos, nakita namin sa balita na ang susunod na tataas, yung mga isda, tapos yung gatas. Kasi nga alam nyo, ang gasolina ngayon, sobrang mahal na ng gasolina. Wala nang ano ba, yung nagdi-deliver, yung sa mga truck na nagdi-deliver, parang nag-ano sila na titigil mo na ang delivery nila ngayon gawa ng sobrang mahal nga ng gasolina. Grabe ang gasolina ngayon. Dati 1.30 mahigit lang. Ngayon 1.80 na. Halos magto €2 na ang litro ng gasolina. Kaya sobrang mahal. Kaya yung mga tao kanina parang ano, parang mga pala bili ng gatas, bili ng, kasi nga yun ang magtataasan siguro by next week. Tapos yun nga sabi niya, Akira, bibili din kami ng gatas kasi baka dumoble ang mga presyo ng mga bilihin nga. Halos nga lahat ang cooking oil, alam na, tapos may limit pa. Hindi ka makakabili ng more than 5 liters ng cooking oil. Dapat ano, maximum 5 liters lang. Palain niyo yun. Tapos sabi niya, Akira, dapat bumili kayo. Nako, hindi naman ano yung necessary talaga ang cooking oil para sa akin. Ayun. Siguro minsan kung magpiprito-prito, pero minsan lang din ako nagpiprito, kaya hindi na muna ako bumili. Hayaan na yung ano na yan, ng cooking oil niya. Ang mahal. Grabe. Ilang araw lang, parang nung nakaraang araw lang ako pumunta dun sa Mercadona. 2.50 pa. Tapos sabi ko, ang mahal naman, 2.50. Tapos ngayon, halos doble na. Nag 3.20 na. Grabe ang taas. Tapos bumili ako ng ano, ng Pierce. Para kay Camila. Pinapakain ko na si Camila. Tapos ang gagawin ko ngayon, yung empanada na manok, hindi ko titignan ito sa YouTube kung ano yung mga, eh parang ano lang naman to. Parang yung empanada na tuna na may itlog. Eh, naglaga na ako ng itlog. Nilaga ko na din yung manok. Tapos, igigisa ko na lang yung manok. Tapos yung sibuyas, bawang. Tapos kung ano-ano pa. Ayan. Yung itlog, naglaga ako ng apat na itlog. Ang alaw na na. Ay, ang kagandahan dito kasi may nabibili ka ng mga ready to ano na. Yan, tingnan nyo. Masa fresa empanada. Empanada. May nabibili na siyang ready to ano na. Paglalagyan, hindi ka na mag-mix pa. Ang imimix mo na lang yung ano na lang. Yung ingredients na lang. Siguro hahanguin ko na ang itlog. Kasi ano na. Alauna na. Tapos si Camila nakatulog na sa daan. Ayun, tulog. Hindi ko na muna nilabas sa kanyang trolley para hindi ko magalaw ba. Ay, ang init. Ayan. Tapos, isasalang ko lang to yung oven. Mamaya. Hindi pa ata malambot ang manok. Ayan. Mamaya na siguro. Tapos alam niyo ba yung ano yung sinasabi ko sa inyo kanina sa daan? Yung ang tawag dito yung kalima. Yung ano ba yung buhangin na red. Galing sa Africa, sa Sahara, dumating dito, umabot hanggang sa Denmark. Eh. Grabe.
ano, mula Lunes hanggang kahapon, ay kahapon ng umaga, ng hapon, wala na masyado, pero hanggang ano talaga, Lunes hanggang Miyerkules, kahit tingnan nyo sa balita, grabe ang ano, grabe ang buhangin. Umabot hanggang dito. Tapos ang ano, ang hirap lumabas kasi nga, pag ang alikabok, pumapasok sa mata mo. Napapaluha ka, tapos ayaw ko din lumabas, gawa ng kasama ko si Camila. Kaya yun, nagstay kami sa bahay dalawang araw. Tapos, kasi alam, pag tinitingnan mo sa labas, parang ano lang siya, parang fog. Parang fog na ano, kulay orange. Fog na kulay orange. Kaya yun. Siguro kukuha ako ng... ito. Tapos pipinuhin ko yan, tapos sibuyas. Tapos hindi na ako magbubukas siguro ng... Hindi ako magbubukas ng tomato sauce. Ang ilalagay kong konti ay yung ano, yung ketchup na lang siguro. Siguro okay naman. Okay naman siguro. Itong kalahati nito. Tapos kalahati ng red. Kalahati ng... Ayan, magpiprito na tayo. Hindi pala prito, gisa. Igigisa ko lang ito. Ito, kuting olive oil. Tapos napino ko na yung manok. Napunis-kunis na. Lalagyan ko ito ng toyo. Gigisa ko lang to lahat. Sibuyas. Ang dami yung sibuyas. Oh. Yan. Sibuyas. Kalahating sibuyas to. Kasi ang sibuyas dito malalaki. Sobrang lalaki. Mas kalahati. Diba, ready na ang ating empanada mixed. Ayan. Tapos, ibabalot ko na lang ito mamaya. Ayan. Tapos, nilagay ko na din yung itlog. Pinino ko lang yung itlog, yung puti na yan. Tapos, ilalagay ko lang yan sa dun sa masa ng empanada. Tapos, i-oven ko lang din. Ayan. Ayan, nakahanda na. Nilagay ko na dito para, ano, since dalawa yung masa, itatakip ko tong isa dito kasi medyo madami yung ano. Madami to. Lalagay ko lang to lahat dito. Ganyan. Diba? Ang ganda ng kulay. Ilalagay ko ganyan. Spread lang natin ng konti. Camila, mira. Que rico. Ganyan lang. Spread para maging even lahat hanggang dito sa gilid. Tapos ilalagay ko yung itlog na natira. Ilalagay ko sa ibabaw. Dalawa, since apat na, 'di ba, apat na itlog 'yon. Yung dalawa inano ko, pinino ko tapos hinalo. Tapos yung dalawa, ayan, ilalagay natin sa ibabaw. Ganyan. Tapos, oh, diba? Yan lang. Sige. Tapos, ipapatong ko tong isa sa taas. Oop. Kasya kaya, ayan. Oh, diba? Ganyan. Tapos, sa taas, isisil natin, isasarado. Sarado na lang natin.
natin. Ganyan. Basta, ganyan lang. Nasa sa inyo kung ano gagawin nyo pa ng flower yan na style. Akin, basta hindi lumabas yung nasa loob. Okay na yan. O yan, gutom na. O ito. Ising na pala ang aking anak. Yan. Ay, hindi pa pala ako nakapag preheat ng oven. Preheat ko lang siya ng 170. Ayan. Tapos alam niyo ba guys, yung kuryente din. Sobrang taas na din ng kuryente. Lahat na lang talaga tumaas. Pwera sa sahod. Sahod lang hindi tumataas. Alam niyo pag tumaas ang mga presyo lahat, hindi na nababayan. Yan yung problema sa atin. Pag tumaas, hindi na nababa. Tapos, lahat ng presyo na taas, ang sahod, ganun pa din. Ang bayarin, ganun pa din. Hindi ko alam kung anong ginawa. Pinipit ko ng tinidor. O, diba? Pinipit ng tinidor. O, panada na siya. At ayan na, ready na ang ating empanada. Chicken empanada. Ayan. Antayin ko na lang si Akira at kakain na din kami. And happy eating sa mga kumakain.